ang dokumento noon bago pa mag-eleksyon na binigay ko sa CNN, mayroon nakalagay na the one only Bongo Marcos Jr. is already died in 1975. Dahil ako, hindi ako takot. Hindi ako takot. Dahil iisa lang ang buhay ko. Ayan, umulan. Ha? Pero walang nakinig doon sa sinasabi ko noon na baka mamaya maluko kayo. Na dahil sa tulit-tulinada ng ginto, Madam Imelda, buhay ka pa hanggang ngayon. Bago ako, bubuksan ang kahirapan ng mga driver ang konduktor sa buong Pilipinas. Masadahan ko muna ng konti para maalala sa taong bayan kung saan sila nagkakamali. Nang dahil doon, sa sinasabi, nayayaman kayo pag uupo ang Marcos, nag-landslide siya. Ang daming bumoto. Pero ngayon, pag tinanong mo, ni siya nga mismo, hindi siya nakakita ng picture na yon. Umulan bumagyo, mga solid Duterte supporters! Abuhay! Okay. Brother Franco, siguro wag na nating pahabain. Yes. No? Habang maganda pa ang panahon. Bigyan po natin ng pagkakataon na magpahayag at magbigay ng kanyang opinion at damdamin mula po sa transport sector. Tinatawagan namin si Ginoong Jose Jesse Olivar! PBM Bisay! Ayong hapon sa atong tanan, mga Bisaya. Sa Tagalog, magandang hapon sa ating lahat. Humingi lang ako ng pasensya, medyo matagal-tagal akong nagpakita dahil inikot ko yung buong Pilipinas sa problema ng transport. At hanggang ngayon, naratili pa yung kalokohan. Hindi ko alam kung utos ng gobyerno o sino mang Ponso Pilato. Una sa lahat, yung narinig ko na maraming nabudol, marami talaga, at nadagdagan pa. Una, siguro sa inyo dito, ewan ko lang kung mayroon pang nabudol pa uli. Dahil sa pag-ikot ko sa kabundukan, bago ko bumaba, siguro sinadya naman ang Panginoon makahabol ako sa inyo dahil alam nyo, last flight ang nasakyan ko, galing pa ako ng Visayas. Umabol ako kasi tiniks ako na mayroon daw ngayon dito. Naawa naman ang Diyos. Hindi ako nabutan noong pangalawang cancel flight. Nakalipad pa ako papunta rito. Unahin ko muna bago ko itaysay itong transport sector na kasama itong labor groups. At sigurado ako lahat na nandito dito sa likuran, sa harapan, kung saan mga banda itong nandun pa sa ilalim ng kalimliman ng Kahoyan. Lahat itong mga nandito dito, tayong lahat manggagawa. Wala yata ang businessman nandito dito eh. Lahat ito, puro grupo ng mahihirap. Mayroon lumaganap ngayon sa buong bansa natin ay member daw kayo ng Maharlika para kayo yumaman. Alam ko ito, naririnig ito sa buong Pilipinas hanggang sa ibang bansa yata. Kasi nandito yung Isiminay. Huwag kayong maniniwala niyan kasi ulitin natin uli para rito sa umpisa. Sa umpisa pa lang sinabi ko, pag ipinaupo ninyo yan, kalbaryo ang abutin ninyo. Pero alam ko maraming bumoto ni Marcos Jr. dito. Hindi ko lang alam kung Jr. yan ha. Kasi baka mamaya ako naman ipapatay nila. Pero pagkakaalam ko, wala yatang tatay magsabing patay ng anak niya. Dahil pagkakaalam ko, mayroon ako na
nabasang dokumento noon bago pa mag-eleksyon na binigay ko sa CNN, mayroon nakalagay that the one only Bongo Marcos Jr. is already died in 1975. Dahil ako, hindi ako takot. Hindi ako takot. Dahil iisa lang ang buhay ko. Ayan, umulan. Ah? Pero walang nakinig doon sa sinasabi ko noon na baka mamaya maluko kayo. Na dahil sa tulit-tulinada ng ginto, Madam Imelda, buhay ka pa hanggang ngayon. Okay, mga kababayan, sumilong po tayo at yung mga may payong, sukob-sukob tayo. Para po nang sa ganon ay makapagpatuloy po tayo sa ating programa. Bago ako, bubuksan ang kahirapan ng mga driver, ang konduktor sa buong Pilipinas. Masadahan po muna ng konti para maalala sa taong bayan kung saan sila nagkakamali. Nandahin doon sa sinasabi na yayaman kayo pag uupo ang Marcos, nag-landslide siya. Ang daming bumoto. Pero ngayon, pag tinanong mo, ni siya nga mismo, hindi siya nakakita ng picture na yon. Mayroon mga kabinete na mga nagre-resign. Isa lang ang tanong ko sa kanila, kung bakit naghihirap ang bansa natin sa kakabiyahe sa mapunta sa ibang bansa, nandahin daw sa 170 account na withdrawin daw nila. Pero ako, sa pagtingin ko, hindi nila makukuha dahil sinding sila ang may-ari. Kung mayroon man sila, katiting lang. Dahil ako, itong edad ko to, 57 years old, masahol pa ako sa estudyante mag-research. Lising kong tuloy siguro sa pinagmalaki nila, wala silang makuha. Pero sa panahon ito, sa tingin ko, ito na ang katapusan ng pangluloko. Dahil kung hindi siya bababa dyan sa Malacanang, sasapitin talaga niya ang sinapit ng Marcos noon. Bakit? Tayo manggagawa ang gagawa niyan, hindi yung negosyante. Dahil kahit anong gawin natin, yung mga negosyante naglalaro yan. Naglalaro yan. Kami mismo sa transport, masahol pa sa hayop ang nilalas namin. Gusto ko magtulungan ng lahat, pero wala rin magagawa. Alam niyo kung bakit? Sa panahon ngayon, kaliwat kanan ang lokohan. Nakita ko sa balita, wala na daw pugo. Wala na daw pugo. Totally bad. Anak ng iho ni puta naman o. Pinalitan lang ang pangalan. Pira-pira lang yan. Pinalitan lang ang pangalan. Dalawa. Isa pigo. Ang isa IGM. Diyos ko Lord. Magpaloko ba kayo uli? Tapos pakikot ko sa buong Pilipinas. Naikot ko, namastos ako sa sarili kong pera. Inikot ko. Eh gusto kong marinig yung mga presidente ng union sa bawat transport. Ang sabi ko sa kanila, alalayan na lang ninyo yung kumpanyang pinapasukan ninyo. Kahit pigain nyo pa ng gusto yan. Manhid ang gobyerno. Bakit? Kailangan na ninyong lumaban ng sabayan. Kasi kahit anong hapon ninyo dyan, wala tayong magagawa dahil ang illegal ngayon, yun ang legal. Paano? Yung transport ngayon natin, mas marami ang kolorong na tumakbo kaysa legal na transport. Paano kikita yung mga legal? Paano may bigay ang tamang beneficyo? Diba? Wala. Lulubog ang legal. Bakit?
Kung ano yung puno, yun din yung bunga. Yan kasi sabi nila, bakit sinabi mong pura? Wala namang resibo yan. Bakit sino bang magnakaw na magbitbit ng resibo? Di ba? Oh. Ngayon, itong transport, lalo na itong bus company, ito, para ito sa mga jeepney muna. Para sa mga jeepney, dapat magkaisa rin kayo. Yung mga jeepney, sumali na kayo rin dito. Dahil wala nang ibang makakatulong pa sa inyo. Bakit naman sinabi ko? Naglabas ang sinit na suspendihin. Anong ginawa ng presidente? Pinansel. Wala siyang pakialam. Ang dami niyang papatayin. Wala naman siya ibibigay trabaho. Sa transport sector ngayon, kami, mga bus driver at conductor, sa isang buwan, magkakabiyahe ka lang minsan dalawang beses. Dahil magpalit-palitan, paano mo bubuhayin yung pamilya mo? Tapos ngayon, bibirahin ka doon sa tinaas na ang minimum wage. Hindi ba nasiraan ang ulo yan? Dadalhin ka doon sa minimum wage ko, no? 600 plus, saan mo naman dalhin yan? Saan mo dalhin yan? Kung may kahit may isang anak ka lang ngayon, paano mo pagkakainin? Ang kumpanya rin na pinagtrabahoan mo, kung iipitin mo, paano rin siya kikita na may bigay niya sa'yo? Na mas marami yung kulurong ka doon sa legal. Wala nang mangyayari. Kung saan-saan ako nagpupunta, nandoon na yung lagayan. At doon ko pa natuklasan na mayroon na namang Maharlika member na naman. Bibigyan ka daw ng pira para ka yumaman. Pero, kailangan mo nang magbayad ka ng $2.50 sa membership na ID mo. Sabi ko, simple lang yan. Nabudol ka na naman. Sino daw ang founder? Ang sabi, si Madam Imelda daw, sabi ko, ay mahirap na rin yon paniwalaan. Dahil sa tandang yon, hindi na rin siguro magninegosyo yan ng gano'n. Ngayon, mag-isip ka, payayamanin ka tapos ikaw ang magbayad. Ibig sabihin, nagbigay ka ng pera para iipunin niya para sa sarili niyang interes. Ganon yon. Ngayon, sa transport sector, lilingatin ka ngayon sa minimum wage, tataasan ka na magkano yung tinaas? 30 pesos? 45? Hindi na kasi ako nagbabasa eh. Ngayon, ang sabi ng NIDA natin, kung mayroon ka daw 64 pesos, mayaman ka ba? Mayaman ka na. Gago. Sige daw, bumili ka rin dyan kung kaya. Pero mayroon yung bumatikos na isang vlogger, magaling naman, tama naman yung sinasabi, kulang na sa suporta. Kaya ngayon, kinausap ko yon, nakausap ko ng personal, sabi ko, tutulungan kita. Kasi kami Transport Alliance, malaki ito sa buong Pilipinas. Malaki ito. 138 local ito. Ganon ito, karami. Ngayon, ang sabi ko sa kanila, luluwas ako ng Maynila kung sakali na magkita dito, kailangan natin ito tutupan. Natuwa naman ako kahit bumagyo, hanggang sa likod may tao, may nakinig. May nakinig kasi gusto nila makita kung ano ba talaga ang kalagayan ngayon. Grabe ang kalagayan ngayon. Sobra-sobra na. Nasaan na ba yung pinangako? Natutulungan tayo. Ito nga lang ha. Sa kikibuloy, sa KOGC, gano'ng kasakit yan. May order yung korte, hindi sinunod. Siguro ang mga pulis ngayon, siguro mga treasure hunter na. Hindi na tayo ang binabantayan. Dati sa panahon
manidigong. Pag makakita ka lang mayroong military o police na dyan, matuwa ka. Ngayon, nanaramdaman sa tao ngayon, nininervyos na. Salamat din po sa mga mag-share, mag-likes at mag-subscribe dito. Nininervyos na. Bakit? Natakot ba kataniman ka? Lantara na ang kawalanghiyan. Kaya dapat magkakaisa na. Kasi itong labor sector, pag hindi pa magkakaisa ito, pupulutin sa kangkungan ito. Tayong lahat na manggagawa. Alam niyo kung bakit gusto na ngayon gagawing agency lahat? Grabe. Mayroon na tayong batas. Hindi ko lang babanggitin yung Republic Act na yun. Baka mapahiya ako, di naman ako abogado. Pero matagal na yung batas. May batas pinalitan ng Department Order. Pero ang Department Order, mas masahol pa kaysa batas. Dati nung nagsalita ako dito, ang lakas ng boses ko. Ngayon, medyo pasinsya kayo, medyo paos ako. Galing kasi ako sa biyahe. Wala pa akong tulog. Medyo pagod talaga ako, humabulong ako dito. Pinalitan ngayon ng DO-174 na para pahirapan ang lahat ng manggagawa. Nakakalitan ko. Pahirapan ang lahat ng manggagawa para sa personal na interest. Lumabon tayo. Bumira tayo ng department order para sa may makamirang konduktor. Ang problema, nagkaroon ng department order yung mga driver ang konduktor. DO-118-12, naglabas din ang dole natin. Kinausap din itong mga employer. Naglabas din sila ngayon. DO-118-10. Pero ang apelido DASKE. Para durugin yung magandang department order para sa naprotektahan yung mga driver-conductor. Ito na kami ngayon, naghihingalo na. Pare-parehas na tayong lahat. Pag hindi pa tayo kumilos, baka sa sunod na araw, ultimo sinilas, wala na tayong pambili. Grabe. Sabagay, ako sa tingin ko yung pangarap na 20 pesos ang kilo ng bigas, malapit na matupad. Naniwala kayo? Ha? Ako, naniwala ako. Malapit na matupad. Ang pangarap na 20 pesos ang kulang sa kilo. Kaya managdagat pa 20 pesos, matupad na ang 20 pesos na pangarap, magiging 100 na ang isang kilo. Kaya mayroon ng 80, 20 na lang ang kulang. Maraming salamat. Kaya mayroon pang magsasalita. Okay.